mahalaga, ugali o itsura. Sabi nila, mas makikilala mo daw ang isang tao depende sa ugali niya. Pero sa akin, hindi lang ngayon sa ugali niya kinikilala ang isang tao. Minsan nga, karamihan sa mga tao ngayon masyadong judgmental. Kapag nakakita sila ng isang tao na hindi pa man din nila masyadong nakikilala, sasabihin na nila na, ay, mukhang addict, mukhang rapist, mukhang nagnanakaw, malandi, haliparot. Yan yung mga ganyan yung mga nabibitawang salita ng mga tao. Pero ano nga ba ang mas importante kapag tayo ay nagmahal? Itsura ba o ugali? Pero sa totoo lang, marami akong naoobserbahan ngayon na kapag may ipapakilala ako sa kanila, ang tanong kaagad sa akin eh, pogi ba? Maganda ba? Kamukha ba ni Coco Martin? O kamukha ba ni Jenilyn Mercado? Diba? So, sa itsura sila. Sa itsura muna sila, nakadepende kung magugustuhan nila yung taong ipakikilala mo na gusto nila maging jowa. Ouch! Tapos sasabihin nila, mas importante daw ang ugali kaysa sa itsura. Pero hindi mo pa man din napapakilala yung tao sa kanya. Hindi niya pa man din nakakausap. Ibubulong na sasabihin sa akin, sis, ayoko dyan. Mukhang tanga. Mukhang tamad. Diba? Ganyan ka-judgmental ang ibang tao. Hindi pa nakikilala. Itsurang basihan nila para sabihin hindi maayos ang ugali ng isang tao. Nakakalungkot man isipin, pero bakit kailangan pag nagmahal tayo, yung physical na anyo ang tinitingnan natin? Siguro kasi yung iba gusto maayos yung physical na anyo para may ipagyabang siya sa ibang kakilala niya, tulad sa mga kaibigan niya o pamilya niya na maganda, guwapo, yung jowa niya, ganyan. Pero guys, hindi ko naman sinasabi na yung guwapo't magaganda eh, hindi maganda mga ugali. Ito eh, yung topic natin ngayon eh kung ano yung mahalaga, ugali o itsura. Sa ngayon naman kasi, marami din nagmamahal ng kahit na ano pa ang itsura niya. Kung napakabusilak naman ng kalooban ng taong minahal niya, eh talagang minamahal niya ito. Diba? Mas masarap pa rin magmahal ng taong minahal mo ng kung ano siya, hindi kung yung ano yung panlapas na anyo niya dahil maganda siya o gwapo siya. Pwede naman kasi, 'di ba? Ba't hindi na lang kasi na maganda siya, maganda ugali niya. Gwapo siya, ayos din ang ugali niya. Kasi meron akong kakilala. Pangit pa ugali niya. Diba? Kaya karamihan ng ganun. Mga tao, hindi na kagandahan. Tsaka na ang sama-sama pa ng ugali. Kaya guys, parehong importante yung ugali at saka itsura. Pero sa akin ah,
mas madali akong mahulog, mas madaling mahulog ang loob ko sa mga taong may busilak ang kalooban niya, sa mga taong pinakikita kung gaano ako kamahal. Hindi ako tumitingin sa physical na anyo ng isang tao. Dahil base sa experience ko, mas minahal ko yung tao ayon sa pinakikita niya sa akin, kung ano siya. Kaya kung tayo ay magmamahal, sundin na lang natin kung ano yung nasa puso natin. Huwag na lang yung sasabihin ng ibang tao. Mahal mo siya, pero mahal mo siya, may nagustuhan ka. Dahil mabait siya, malambing siya, pero mukha siyang, sabihin nila, mukha siyang rapist. Hindi mo dapat iniintindi yun, mukha siyang malandi. Hindi mo na dapat iniintindi yun. Ang importante, ikaw mismo na tao na nagmahal sa kanya ang nakakaalam kung ano talaga siya. Hindi tayo magiging masaya kung iintindihin natin ang sasabihin ng ibang tao. Kaya pag nagmahal tayo, importante kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya at kung saan ka masaya. Wala kang ibang iintindihin kundi yung nararamdaman mo, hindi yung sasabihin ng ibang tao. Kaya, napaka-importante, mas importante sa akin yung pag-uugali. Dahil sa pag-uugali na yan, dyan kayo magkakasundong dalawa kung ano din yung ugaling meron ka. Kahit na pareho kayong may itsura, kung pareho kayong demonyita at demonyito, hindi tatagal ang relasyon. So hanggang dito na lang ang pakikipagtikahan ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. Love you!